Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihing nilalang ng Espiritu Santo. Abagin o Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ng ayon sa wika mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristo anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami na kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Mawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Paninyo ang trumpeta, kaya Panginoon hinggi, ang landas niya'y tahaki habang buhay ay puri. Kagandang loob niya sa atin. Rihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutuwin ang gitara at ang kaayayang lira. Paninyo ang trumpeta, ipal na sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay siyang handang tumulong. Ulitin po natin. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Makapangyarihan Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Tingin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Tugon. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Patid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Tugon. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang sandaan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumuha nito o kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat.
Sabado na naman, tuling araw para sa linggo ng ating pong pinagdiriwang na 22 linggo sa karaniwang panahon. Bago po tayo muli mapatuloy, atin po muling balikan at alalahanin ang mga aral na ibinigay sa atin ng atin pong Panginoon. Nung Lunes, sa kwento natin sa Ebanghelyo, nang siya po ay magbalik sa kanyang sariling bayan at magpahayag ng kasulatan, may mga namangha sa kanyang mga kababayan niya, pero mayroon din naman mga taong hindi siya matanggap, no, sa kanyang husay o galing sa pangangaral. Kung kayan, nasabi ni Kristo na walang sariling propeta ang tinatanggap sa sariling bayan. Nagalit po ang kanyang mga kababayan at halos siya ay ihulog sa bangin. Pero ang ginawa ni Jesus, dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Na pinapaalala sa atin na may mga pagkakataon na minsan may mga tao talagang pipigilan ka na gawin kung ano ang mabuti, pipigilan ka na maging mahusay, pero hindi mo kinakailangan maglaan ng maraming panahon at pati energy mo para lamang magustuhan kanila. Iwanan mo, lisanin mo ang isang lugar o ang mga taong pilit kang itutumba. Nung Martes naman, sa kanyang pagpapatuloy, no, sa ibang lugar ng kanyang pangangaral, habang siya po ay nangangaral, ay mayroong isang lalaki na sinapian ng masamang espiritu. At itong sinapian ito, no, itong masamang espiritu ay ipinagsigawan kung sino siya. Sabi na, no, kilala ka namin, ikaw ang anak ng Diyos. Pero pinatahimik ito ni Jesus. Sinabihan lang niya na manahimik ka, lumayas ka sa taong yan at nilisan ng masamang espiritu yung lalaki. Kung kaya, ang sabi po doon, nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Nung Miyerkules naman, ang sabi sa kwento natin, dahil nga, no, isang yung tendency ng tao, kung sino yung nakakapagbigay o yung may pakinabang pa sila, pipigilan ka talagang umalis. Pero sabi ni Kristo, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Bagamat ang karanasan ng mga tao nakakapagpagaling sa Jesus, mayroon silang nakukuha kay Jesus na iba dun sa nais na ipakilala ni Jesus. Walang iba kundi yung paghahari ng Diyos. Hindi lang basta yung himala o pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo ang makita nila kay Jesus, kundi kilalanin nila sa Jesus at tanggapin ang kanyang ipinangaral, ang mabuting balita. At nung Webes, sa kanya pong pagtuturo, nakilala niya na at ipinakilala sa atin yung unang apat na alagad. Sino yung unang apat? Sino yung unang apat na alagad? No. Unang apat, dalawang magkapatid yan. Si? Ala. Si Andrew, kapatid niyang si Simon. Kaya si Andres at si Simon. Yung isa pa magkapatid, si Juan at si Santiago. Mga mangingisda. Tapos silang makinig kasi sabi doon sa kwento, magdamag silang walang huli. Pero nung marinig nila sa Jesus at nang sabihin ni Jesus na ihulog ninyo sa kabila ang lambad at makakahuli sila, at nakahuli nga, nahahalos lumubog ang mga bangka nila sa
sa dami ng huli. At doon nila nakilala no, na ito na talaga yung Mesiyas, no, si Kristo. Kaya sabi ni Kristo kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Kung titingnan lang natin o papakinggan lang natin kung saan tayo tinatawag ni Jesus, higit pa ang magagawa mo sa inaakala mo ngayon. Minsan nga iniisip natin wala tayong maikukontribute, wala tayong talent, wala tayong galing. Pero kung papakinggan mo lang sa Jesus at susundan mo sa Jesus, ipapakita niya yung higit pa sa inaakala mong magagawa mo. At kahapon, Biyernes, sa pagdiriwang natin ng kapanganakan ni Maria, kung saan siya po ay pinili na maging ina ng Diyos at ang anak na ito ay tatawaging Emmanuel na ang kahulugay, asama natin ang Diyos. Sabihin niyo nga po, Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Pero sa kwento natin ngayon sa Ebanghelyo, tinatanong o kini-question ng ilang mga Pariseo ang kanyang mga alagad kung bakit nilalabag ang kautusan. Kaya ang sagot ni Jesus, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Kadalasan po, mas mahigpit pa tayo sa Diyos. Minsan yung mga rules and regulations, yung mga ipinapatupad nating batas sa simbahan, minsan mga sarili na nating point of view, mga POV na tinatawag, mga sarili nating agenda, paniniwala, na lumalayo tayo ng husto sa kung ano ang utos na ibinigay ng Diyos. Ulitin ko, no? Maraming pagkakataon, mas mahigpit pa tayo sa Diyos. 10 lang ang ibinigay na bawal, na wag na nating gagawin. Pero ang tao, dagdag ng napakaraming batas o bawal. Bawal yan, bawal to, bawal to. Kaya lalo tuloy, napapalayo ang Diyos. Ang mga utos, katulad ng utos na sa araw ng pamamahinga, ay ibinigay para talaga tayo magkaroon at mapalapit sa Diyos at sa ating kapwa. Yung tumitigil muna tayo, mihinto muna tayo para magbalik tayo sa Diyos sa pakikinig natin. Kaya, medyo, tingnan natin, baka masyado tayong nagiging rigid sa pagpapatupad ng mga batas. Yung mga batas nga ngayon, no? Minsan talagang hindi mo maintindihan. May batas na kung ano-ano. Pati confidential fund, may batas na rin. Sinong gumagawa? Sino at para saan? Yan ba ay makakatulong sa buhay ng tao o mas lalo tayong napapahirap? So, ganun din sa atin, no? Sana po patuloy natin na pagnilayan mabuti yung basic, yung pundasyon na ibinigay ng Diyos, yun ang dapat. Kasi kung ano yung foundation, yun yung inaalis ng tao. Pero yung kagustuhan natin, hindi ko alam, no? Kung aware kayo, hindi lang sa simbahan, ang daming batas. Kaya tingnan natin mabuti ito, no? At balikan natin ulit, higit sa ano paman, kailangan natin sundin kung ano ang batas o aral, utos na binibigay sa atin ng Diyos. Amen?
Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Solidad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ng Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi ng mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin. Mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangi naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan, na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangarap.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, sana, sana, kaitaasan, hosana, hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Jose, Ninita at Guillermo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay.
Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Ay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at di adya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagrado siyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan na sa kanya ang ating kaligtasan, nasa kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay, sambahin siya magpakailan. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mamayang gabi po ang misang para sa ating pong triduum sa karangalan ng patrong si San Nicolas de Tolentino, at bukas po ang kanyang asalinggo, ang kapistahan. So sa mga nais po na mag-donate ng tinapay na ating pong ipamamahagi sa bawat misa, maaari po kayong magdala at babaspasan po yan sa pagtatapos ng bawat misa. At maya-maya po, wala muna tayong exposition ngayon para magbigay daan sa ating pagdiriwang ng Parish Day. Hintay lang natin yung iba natin mga miyembro, pero habang inihintay ay magtsampurado muna kayo. Okay? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestra Señora de Soledad, ang mapagpis ng mga hirap, nagpada ng pasakit dahil sa Diyos sa atas. O dakila kang Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y magpapamayan, o Inya ng aming buhay, kami rin ay aming mga anak kong minamahal. Señora de Soledad, inyong mapag-is ng mga hirap, ng bata ng pasakit dahil sa Diyos sa atras. O dakila ka Nuestra Señora de Soledad, o dakila ka Nuestra Señora de Soledad.